Notorious DJ. Hi guys, so meron tayo dito ng inaayos na TV. So CRT TV siya guys. Yung brand niya is Sony. Uwiga siya guys. So yun. So yung problema nito guys is wala siyang power, wala siyang standby. So testing natin. So yun, nakasaksak na siya. So i-on natin yung power niya. So hindi siya umiilaw dito. So ibig sabihin walang power siya guys. So try natin buksan para malaman natin yung trouble niya sa loob. So ito na guys yung loob ng TV. So madumi siya guys. So ang gagawin ko muna dito is lilinisan ko lang muna siya. So yun siya guys, tapos ko na siyang linisan. So tatanggalin ko lang muna yung board. So yun na guys, natanggal na natin yung board. So yung next natin na gagawin is hanapin muna natin yung trouble nya kung saan banda. So ngayon guys, yung una natin i-check is yung each out. So hanapin natin yung each out kung saan banda. So yun guys, kung mapapansin natin yung each out nya is nandito sa gilid. So yun guys. So chi-check natin sa likod kung okay pa ba siya. So yung multi-tester natin is naka-range siya sa times 10. So yun guys, pumalo siya. Yung isa namang paa, pumalo din. So yung black naman yung ilalagay natin dito sa ano. So yun guys, pumalo din. So yun, pumalo. So may possibility na mayroong shorted. Hindi ko lang muna masasabi kung yung each out yung shorted or may mga diode na shorted dito. So yung gagawin muna natin is tatanggalin lang muna natin yung each out para makasigurado tayo kung saan yung shorted. So tatanggalin lang muna natin itong plastic na nakaharang dito.
So yun na guys, natanggal na natin yung plastic. So linisan lang natin kasi madumi na siya. So, ito yung edge out guys, yung tinisteran natin kanina. So ang gagawin ko is tatanggalin ko lang siya muna. So ito na guys yung edge out niya. So yung number niya is C5885. So ititester natin siya guys kung okay lang yung edge out. Yun guys, yung black probe yung inilagay natin sa gitna, so pumapalo siya. So yung red naman, so yun siya guys, pumapalo din. So shorted yung each out. So yun. So ang gagawin naman natin next is i-tester din natin yung board niya para malaman natin kung mayroon pang shorted. So yun guys, wala nang shorted dito sa may horizontal area. So yung shorted lang talaga is yung edge out. Pero hahanap muna ako ng ibang pyesa dito or magchi-check muna ako ng ibang pyesa para malaman kung bakit nasira yung edge out. So ito guys, i-check natin itong diode. So isusum lang natin. So yun guys, meron ako dito napansin na parang nag-hit dito yung part na to. So yun guys, meron siyang diyang diode. So iti-tester natin yan kung shorted ba o hindi.
So tester na natin muna yung ano, diode. So dito wala, wala siyang, hindi siya pumapalo sa multi-tester. So baliktarin natin. Hindi rin siya pumapalo. So may possibility open yung diode. So yung symbols niya dito is ordinary diode lang siya. So isosum natin siya, guys. So yan siya, guys. Ordinary diode lang siya. So titingnan natin siya sa kabila kung anong klaseng diode siya. So yan siya, guys. Yung diode is sunog siya, guys. Kung makikita natin dito. So susum lang natin ulit. So yan siya, guys. Sunog yung ordinary diode. So ito, guys, meron pa ako ditong nakitang ano, may problema. Itong capacitor na to is lumulubo na siya, guys. So papalitan ko na din yan, guys. Tatanggalin ko lang. So ito, guys, 22 microfarad to 50 volts. So lumulubo na yung ano, yung ibabaw niya. So yan, guys. So papalitan ko na din to, guys. So ito na, guys, nakahanap na ako ng capacitor na 33 microfarad to 50 volts. So ito lang yung nahanap ko, guys, na capacitor. Sa ipapalit ko dito sa 22 microfarad to 50 volts. So yun. Yung each out naman is nakahanap na ako ng each out na yung number niya is C5885. So yun. Yung shorted kanina na each out is ito siya, guys. Ito yung nahanap ko na ipapalit. Tsaka yung sunog na diode kanina is meron akong pampalit, guys. Ito siya, guys. Yan. So ito ay ikakabit ko muna dito sa board. Pero bago yan, i-check ko muna itong each out.
tsaka yung diode. So yun guys, yung black probes ilalagay natin sa gitna. So yan, wala siyang palo. Baliktaran natin yung ano, wala din palo. So ngayon, ang ilalagay natin dito is yung red naman dito sa may gitna. So yun. So yun guys, pumapalo siya. So ibig sabihin, okay. Pag yung black probe may lagay sa gitna, dapat wala siyang palo. So yun siya guys. Dito naman sa gilid, kailangan papalo siya. Pag binaliktad, papalo din siya. Kasi meron siyang damper diode. Tsaka may, parang may halo siyang resistor. So yun. So ang gagawin ko is, ikakabit ko lang muna siya. So wala ko guys, ano, silicone compound, yung white yung ano, pinaka paste niya. So yung ilalagay ko lang is itong thermal grease or thermal paste. So yun yung ilalagay ko dito sa each out. So yun siya guys, nalagyan ko na siya ng thermal grease or thermal paste. So ikabit ko muna siya. So yun na guys, inilagay na natin yung each out. So yun na siya. So next naman is yung diode. So yun na guys, nailagay ko na yung each out, yung diode. So next naman is itong capacitor. With
So yun na guys, nasolda na natin yung ano, yung mga pins ng mga inilagay natin. So yun na guys, ang gagawin natin next is iti-testing natin kung gumana na siya. So napalitan naman natin yung ano, yung mga pyesa. So ito na guys, aming titesting na natin yung TV. So pa-power on na natin. So yun, nagbli-blink na yung green. So yun na guys, meron na siyang picture. So okay na yung power niya. So, yun lang yung problema niya guys, yung lumulobo na capacitor, yung each out, at saka yung diode na sunog. So, yun siya guys. So, yun lang yung mga sira niya. Tatlo. Tatlo lang siya guys. So, yan na guys, okay na yung picture. Okay na yung power niya. So, yun. So, sana may natutunan kayo dito sa ginawa kong video. So, dito na lang guys.